Inihahandog na mga mensahero ng Norte, nagniningning na relihiyon, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasiyang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ika-29 ng Enero taong 2023, sa paggunita sa kanyang mga pagpapala. Gayon may sa 15 ng 7 buwan, pagka iyong natipon ang bunga ng lupain, ay magdidiwang kayo sa Panginoon ng kapistang 7. Ang unang araw ay magiging takdang kapahingahan, at ang 8 ay magiging takdang kapahingahan, at magdadala kayo sa unang araw ng bunga ng magagandang punong kahoy, ng mga sanga ng mga palma at ng mga sanga ng mayayabong na punong kahoy at ng mga sausi ng batis, at kayo'y magpapakagalak sa harap ng Panginoon ninyong Diyos na 7. Mabuti sana para sa bayan ng Diyos sa kasalukuyang panahon na magkaroon ng pesta ng mga tabernakulo. Isang masayang paggunita sa mga pagpapala ng Diyos sa kanila. Kung paanong ipinagdiwang ng mga anak ni Israel ang pagliligtas na ginawa ng Diyos para sa kanilang mga ninuno at ang kanyang mapanghimalang pangangalaga sa kanila sa kanilang paglalakbay mula sa Ehipto. Gayun din dapat nating mapagpasalamatan na alalahanin ang iba't ibang paraan na kanyang ginawa para sa paglalabas sa atin mula sa sanlibutan at mula sa kadiliman ng kamalian tungo sa mahalagang liwanag ng kanyang biyaya at katotohanan. Ang pesta ng mga tabernakulo ay hindi lamang paggunita kundi topikal. Ito ay hindi lamang nagtuturo pabalik sa ilang kundi bilang kapistahan ng pag-aani. Ipinagdiriwang nito ang pagtitipon ng mga bunga ng lupa at itinuturo ang dakilang araw ng huling pag-iipon kung kailan ipadadala ng Panginoon ng pag-aani ang kaniyang mga mang-aani upang tipunin ang mga pangsirang damo sa mga bigkis para sa apoy at tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Kapag ang mga tinubos ng Panginoon ay ligtas ng natipon sa makalangit na Kanaan, na iligtas na mula sa pagkaalipin ng sumpa magpakailanman, sa ilalim kung saan ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Sila ay magsasaya sa kagalakang hindi mabigkas at puno ng kaluwalhatian. Isang maganda at mapagpalang umaga.